Guys, magandang gabi po. Patuloy tayo sa ating part 2 sa COVID Armor Against It part 2. Okay, itong video na ito ay dito pamalit sa medical or sa gamot. Tips, advice lang ito ha, para makatulong sa gobyerno o sa ospital na hindi lumala mga sakit. Lalo na sa pandemic na COVID-19, at least makontrol, minimize at saka malesen, di ba? So, kung hindi pa nyo po napanood ang part 1, puntahan nyo po sa playlist. Pangalan ng playlist po ay Tips, Advice, COVID-19, 2021, Evitation. Okay? Panoorin nyo po doon. Panoorin nyo sa playlist. Yeah. Subscribe. Kung bago ka palang like, subscribe, comment, pwede nyo rin i-share kung gusto nyo po para marami tayong mapakinggan na ating mabigyan ng advice, tips. Diba? At saka marami naman tayong topic guys, luto, stress, or any topic guys sa ating channel. Ang purpose lang natin ay makatulong sa tao, kapwa tao natin. So patuloy tayo sa ating part 2. So hindi, ang main ko ay tumulong lang, purpose ko lang dito po sa video na ito ay tutulong lang sa ating kapwa tao, lalo na sa pandemic ngayon. Maraming lagi nagla-lockdown, mahirap, walang hanap buhay, walang trabaho, may sakit pa, may COVID pa, at pupunta tayo sa ospital, wala na makatanggap kasi overload na ang ospital. So sana wag naman tayo matamaan, di ba? Yun lang natin i-pray pagdasal, pero mayroon tayong pamaraan, di ba? Mga simple lang pamaraan, mga taong ito, personal responsibility natin, di ba? Bago tayo sa ibang tao makaano, anong mangyayari is responsibility natin yung sa sarili, di ba? Hindi naman sila ang damay sa atin, di ba? So, kung ang bawat isa lang po ay responsible sa sarili, ma-minimize naman siguro to, di ba? Hindi naman lalo itong lalala. At kung ma-perfect na ang bakuna sa susunod, matitigil na natin itong COVID na ito para sa Israel, ma-vaccinated na sila. Di ba? Importante na po ay sana mapareha tayo sa kanila, di ba? Sa pagdasal natin, di ba? So, lemon ay importante ito sa immune system, vitamin C, diba, pang laban. So, natural naman yan, hindi naman talaga yan, ano, kasi kapag may vaccine ka din, mahina yung immune system natin, madali tayong matamaan sa virus, diba, mas maganda yung, malakas pa yung immune system mo, vaccinated ka pa, so medyo makagawa ng antibodies ng katawan mo, pero mag-pispas pa rin, diba, hindi naman dahil na, ano, lagi talaga, laging una ang protection, at saka lagi pag-iingat, di ba? Huwag tayong magpabaya kasi sa pabayaan, doon tayo lalala, di ba? Lalo na hindi magsuot ng face mask, hindi pa na-social distancing, hindi pa naghuhugas ng sa kamay, 30 seconds. Sa simple lang, babalik-balik lang ang cycle hanggang ano. Ang problema nito, maraming taong walang pera, pandemic kasi walang trabaho, lagi nagla-lockdown, maraming nagkasakit. Problema na yan guys, hindi, huwag tayong maging masaya dito. Alarming to. So, ang kailangan lang natin dito is magtulungan na lang talaga tayo. Yun na naman talaga ang solusyon. Diba? Kung ganito na lang lagi, lalo din tayo maghihirap. O, diba? Walang trabaho, walang negosyo. Pwede naman, yung ibang bansa naman siguro, nag-negosyo naman sila. Nag-iingat naman sila. Tamang suot ng face mask. Malakas yung immune system natin. Eh, lemon tayo. Pag mag-iwas tayo sa mga bisyo, kumain ng mga malulusog na pagkain, siguro kung may sigarilyo o alak, makapamahina yon. Siguro kung may pera kayo, pero wala naman tayong paraan, magtatrabaho naman tayo, so wala tayong choice, di ba? Dalawa na lang mangyayari, dead or alive, di ba? Para tayong nasa pelikula na itong pandemic na to, dapat dito na tayo matetest, hindi ito isang biro lang na paliwala lang. So, paglalabas tayo sa bahay, seryosohin natin dapat yung face mask, diba? Seryosohin natin yung health safety, basic health safety protocols. May sabi pa na, ligtas ang may alam, diba? At saka masunurin ay ahabang buhay. Yan ang sabi sa Biblia. Ang masunurin sa utos sa langit, ahabang buhay, ganun din yan. Diba? So, wala naman ang medical siguro sa Bible. Diba? Wala naman siguro, pero siguro sinasadya yan sa langit para dagdag kaalaman, di ba, knowledge, science, di ba, maniwala naman tayo sa science, hindi naman porket may paniniwala ta, baniwala na natin yung science, di ba, yung mga
health and safety protocols. Kasi sa paniniwala na lang daw sa faith, yan pwede. Dapat may magpag-ingat tayo, mag-back up tayo ng maraming information. Ilang yung isa lang. Diba? Hindi porket na lockdown. Kasi wala naman sigurong gusto magka-lockdown, di ba? Pero wala naman sigurong gusto magkasakit. Pero walang gustong sumunod. Di, wala tayong choice dyan. I-lockdown tayo naga tayo. Kasi ang purpose ng government is tulungan at saka i-serve niya yung mamamayan, ano yung people niya, yung mga tao niya, di ba? Kung nakita niya na pasaway ang mga tao, hindi talaga sumusunod, di dadami ang cases, di lalo maghihirap ang gobyerno diyan, yung hospital, di ba? So sino ang madamay diyan? Sino ang kawawa, di ba? Tayo pa, lalo tayo na lockdown, wala pa tayong pera, tayo pa nagka-COVID, di ba? Wala naman siguro kung gustong ganun, di ba? Sa simple lang na pagsunod sa face mask, malaking tulong na yan. Malaking points na yan, kahit small act lang yan. Pero kapag binabaliwala yan, ang face mask na yan, di natin sinusuot ng tama, pwede buhay natin kapalit, di ba? Wala pa tayong pera, i-cremate pa, wala na. Sino pang kawawa? At saka madamay-damay pa ang pamilya, di ba? Yun lang naman siguro ang maitutulong natin sa sarili. Nakita ko pa sa iba na nagpasahe, sakay ako na jeep, yung bata hindi nag-face mask, tinanggal ang face mask. Nag-face mask nga, tinatanggal. Hawak-hawak pa sa mga barya, hindi pa nag-aalkohol. Nako, yung mga matatanda, yung mga may sakit na, hindi pa nag-face mask. Ako, magsasabi ako sa sarili ko, nako, hindi sumusunod, lagi pasaway. Talaga, sabi na sa mga doktor, prevention is better than a cure. Face mask is better than a COVID. Kasi kung mag-COVID ka, mapositive ka, ilang piso? 5 piso lang naman tong face mask eh. Pagsunod lang naman, wala naman po yung bayad, di ba? Pero sa pagsaway lang, sa punting hindi pagsunod, damay ang pamilya, damay ang pera, wala ka ng pera, wala na tayong pera, mag-lockdown pa, dadami pang magkasakit, nadadaming walang pagkain, di ba? So parang symbiotic yan, kung anong sagawa sa iba, madadamay tayo, di ba? So it means nga, self-responsibility, bawat isa dapat magtutulungan. Kasi gusto natin itong manormalize ng lahat, walang lockdown, may trabaho, walang maghihirap, sana dapat magtutulungan. Huwag talaga tayong mag-selfish. Huwag tayong maging pasaway. Kasi madamay-damay na ang lahat. O kung madamay tayo, di wala nang pera, wala nang trabaho. O, may maglilikramo din tayo, oh, bakit yung lockdown ito. Okay na lang kung may community pantry, di ba? Pasalamat tayo sa kanila, di ba? Pero hindi yun enough, di ba? Magpabayad ka pa ng tubig, kuryente, kung libre lang lahat, okay lang naman. Pero wala naman sigurong gusto mag-lockdown, wala naman siguro, hindi naman siguro ang government lagi makatulong sa atin. Limited resources lang naman. Ang matutulong lang natin is yung masunuri lang tayo, di ba? Pagsunod sa Bible, di ba? Sabi sa Bible, pagsunod sa Bible, sa kautusan, siya ay siya magliligtas sa atin. Yun lang naman sabi ng Bible, ang masunuri lang naman. Kung hindi tayo sumunod sa gobyerno, sa hospital, sa science, dapat marunong tayo sumunod sa kanila. Hindi lang sa Bible, dapat sa faith, hindi lang sa faith lang. Dapat sumunod tayo sa gobyerno. Yun naman utos ng tawag dito sa Bible, 'di ba? Ang masunurin sa gobyerno ay pagsunod din sa langit, 'di ba? Kung hindi tayo susunod sa gobyerno, hindi din natin sinusunod ang langit, 'di ba? So parang ang tawag yan, respeto ba? Respeto sa kapwa tao. Diba? Sa simple lang pagsunod, pwede natin ma-save natin ang ibang tao. Pwede din natin ma-save ang sarili at saka hindi tayo makagasto ng malaki. Hindi naman siguro gusto ng hospital ay. Hindi naman siguro masisi sa hospital kung bakit ka nagko-COVID. Diba? Baka sa sarili natin yan masisi natin sa sarili. Diba? Pag-isipan natin. Diba? Wala naman siguro, hindi naman nila gusto yan. So siguro, hindi lang siguro natin alam or siguro hindi lang natin nasunod yung simple na pamaraan. So lalo tayong magkawawa dyan, di ba? Lalo na mahirap ng pera ngayon. Mahirap na. Hirap pang magkakita ng pera at trabaho at magka-COVID ka pa, sobra pang gasto pa. Di ba? Sabi pa sa doktor, prevention is better than a cure. Di ba? Ang cure lang sa COVID, ito lang. Vaccine at ito at saka healthy lifestyle. Kung hindi tayo susunod, kahit mabakunahan ka, kung hindi ka mag-face mask, hindi ka matayo sumunod, useless lang ang lahat natin ang nangyayari, di ba? Kahit sa simple lang bagay na yan, kapag pinagbinababayaan lang yan, naku, malaking problema na yan.
Diba? Sana guys, sa video na ito, sana matigil ng mga high cases na yan. Diba? I-share nyo lang kung gusto nyo po. Yung channel natin, marami naman itong topic. Diba? Purpose lang naman dito, pagtulong sa tao. Diba? Sana tulungan naman tayo guys, magtulungan naman tayo. Huwag naman natin itong malulod yung bansa natin, di ba, para sa India, di ba? Di ba? Pakapakan, di ba? Pagpakan, kampante sila. Ah, okay na, may bakuna na kami, ganito, okay na, etc. Yung ganun, na hindi sumunod, na ang virus na ito, hindi pala talaga ito diretso nawala. O, dapat, medyo matagal-tagal pa ito kasi marami pang bakunahan, marami pang issue. Ewan ko lang, kailan ito titigil. Hindi ito masasabi. Kasi yung last pandemic daw, 1918, umabot pa yun ng 4 years. Diba? Stricto pa yun dati. Ngayon na, itong virus na to, napakabilis kumalat at marami pang matamaan. Ang grabe pa, makamatay. Siguro, mas malala pa siguro ito. Diba? At saka hindi natin masabi na manormalize ito agad. Lalo na kung issue sa bakuna, paggawa, pagbaksin, at saka pagkain, siguro, malaki itong problema. Matagal-tagal pa talaga ito. Hindi pa natin ito masabing manormalize agad lahat. Na parang ano, Israel lang siguro ang pwede ka makapunta na wala nang face mask. Kasi bakuna na sila rin, vaccinated na. Ngayon sa Pilipinas, kumusta ba? Diba, hindi pa natin manormalize, hindi pa masabi ko, hindi pa ito manormalize lahat. Depende lang ito sa sitwasyon sa ating ginagawa ngayon. Pero sa normal na pandemic noon, 4 years. Hindi ko masasabing 2 years to or 3 years kasi dapat lahat 150 million na katao ang i-vaccine. Hindi naman yan matapos agad-agad eh. Mahaba-haba pa yan. I-test pa ang vaccine or kailan pa to on effective ba. Marami pang issue. Ang kailangan lang natin pagdasal lang at saka sumunod. Yun lang na talaga ang parang sa Bible itong sitwasyon natin ngayon. Ang masunurin, hahaba ang buhay. Ang susunod sa Bible, hahaba ang buhay. Ang susunod sa science, at saka sa ano na yan, hahaba ang buhay. Huwag naman tayo sana mag-criticize sa kanila na ganito, ganito, ganito. Na lahat, marami ng issue na naririnig natin. Dapat sa pagsunod lang, huwag na tayong negative, positive lang, gagaling ako, ganito, susunod ako. Yun lang na talaga ang ating weapon. Diba? Kung bakit sila nag-COVID sila, ipagdasa natin, dapat ispread natin, pagsabihan natin yung mag-face mask sila. Ngayon, kung may hindi mag-face mask, sabihan ko. Ate, mag-face mask naman po tayo, di ba? Hindi kayo takot sa COVID. Di ba? Kahit sa sariling bahay, tindahan, hindi natin alam eh, kahit sino. Di ba? Tingnan nyo sa India na wala ng COVID, pero dumami, di ba? Sa hindi nag-face mask. Di ba? Sa isang malay lang, di ba? Tingnan nyo. Ang consequences, grabe ang ano, grabe ang tama, grabe ang sira, di ba? Di ba, tignan nyo. Sana matuto naman tayo ng lesson, sana sa pagsunod lang is, hindi naman siguro yan nakakamatay yung face mask. Nakakamatay siguro ang hindi pagsunod, di ba? Isisi natin hospital, mahilig tayo magsisi eh. So dapat, hindi naman dapat natin ganun ang attitude. Kapag masunurin lang naman tayo, hindi naman tayo ma-COVID. Yun lang naman, di ba? Kung masunod ka lang, masunurin ka lang, hindi ka naman siguro ma-COVID. Kung siguro, kung malakas ang immune system mo, kumain ka ng malusog, napagkain, at saka hindi ka nagbibisyo, tulog na maaga, exercise, or any ba, na magandang pagkain, saka tamang nutrition lang na naman talaga, saka proper hygiene, huwag mag-achi-achi kan saan, i-change ang face mask, maghugas ng kamay, yun lang naman, di ba? Kapag hindi natin yung masunod, COVID, yun lang. COVID siguro, virus naman yan, common virus lang naman yan para sa, ano, sa iba. Yung maglala lang talaga, nahina ang immune system, hindi kumain ng tamang pagkain, tuyo lang at saka protein lang, isda, or karne lang, mahilig, depende kasi sa tao, sa lifestyle. Saka mahilig maghihalibilo sa mga tao, mahina pang immune system at hindi pa nagpipis, mas hawa-hawa na rin kaagad, di ba? Ganun lang kabilis. Sa sunod, matindi na ang virus, sa pasaway pa tayo, lalo pa itong dadami. So sana masunurin na tayo, wala na sanang grabing COVID, sana maiwas yung sarili natin sa mga ganyan. So pagsunod lang ay ligtas ang may alam. So yun lang guys ha. Maraming salamat po. See you in the next video po. Thank you po. Sana makatulong po.